Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang tila pagbubulgar nga ni Madam Maharlika sa nangyayari sa loob ng Malacanang at tila tinitira nga siya ni Lisa Smag at ni Kuting ng Norte. Buwalta pa nga ni Lisa Smags na wala daw kwenta di umano ang mga OFW. Dito natin makikita na tila wala siyang respeto sa mga taong bayan dahil hindi nga raw ito niya kailangan. Makikita natin na tila ginamit lang ang 31 million na katao para sila ay manalo at makakulimbat ng pera ng taong bayan. Makikita natin ang kanilang mga secretary ay expert sa pangungulimbat ng pera ng kaban ng bayan. Tila lumabas nga talaga ang totoong kulay ni Kuting at ni Lisa Smags na tila makikita natin na dinadown niya ang taong bayan at hindi ito talaga paglilingkuran, talagang maghihirap pa ang bansang Pilipinas sa 5 taon. Banat pa nga ng maraming netizen, sa lahat ng nalalaman mo, Miss Maharlika, huwag kang mag-atubiling ibunyag lahat para sa kaalaman ng sambayanang Pilipino. Kung kinakailangan sa lalong madaling panahon, magkaroon ng impeachment laban dyan sa Pangulong. Under the saya ng kanyang ahas na asawa, isusuportahan kami sa iyo. Si President Duterte nga, sabi niya, yung mga OFW ay hero ng ating bansa kasi nagpapadala sila ng pera nila galing sa bansang pinagtratrabahuan nila at ang mga bansang mapuntahan nila very proud sa ating kababayan. We are proud of you, Maharlika, and we are always praying for you. The Lord is watching us and everything happen will end soon. What a heartless first lady. Thanks, Madam Maharlika. You deserve respect of what you are doing right now. We should say what we think to their face, especially if it is for the good of our country and countrymen. We should clarify what is necessary and separate truth from falsehood. If we have doubt, then we should express them. Even if our words are little harass, we should say them anyway. If people do not act, no progress is possible also, and no mistake could ever be corrected, but I also believe in bad karma. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka ba lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May message ako, Miss Maharlika, kailangan ka pupunta sa office ni Sir, ni Kuting. Ako ba ay nag-initiate sa inyo na gusto ko magpa-picture kay Kuting, kay Bongbong? Wala. Wala kayong maipapakita. Okay? Na ako ang nagsabing pupunta ako sa opisina ninyo. You message me. Kasi ginamit niyo ako. Not only that, ginamit niyo yung platform ko para paniwalain kami na mga OFW na ibangon nyo ang Pilipinas. The reason why, unconditional ang support ko sa inyo. Hindi ako nahihinang isang singkong duling kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako tutulad ng mga sumusuporta sa inyo na humihingi ng pera kasi the moment I will ask money from you, then I'm gonna be part of this corruption. Ibig sabihin, I'm supporting you because may napapala ako. Yan ang pwede kong maipagmalaki sa inyo, mga palangga kong OFW. Kaya we spend our own money to support this Kuting Ahas administration. Then bababuyin nyo lang yung OFW. Magme-message lang kayo ng script eklabos. Okay, basahin natin ang message ni Kuting recently. June 7, ang sabi niya, your contribution, ito, message niya sa OFW. Okay. Ayan, nag-issue siya ng statement for the commemoration of Migrant Workers Day nga, June 7, di ba? Na sineselebrate ngayon, okay? Sabi niya, your contributions have enriched the lives of countless of individuals and societies to your different professions and capacities. Ang ganda pakinggan kung totoo, ay binabasa lang naman. Pero yung asawa niya, sinusuka ang OFW, wala naman daw kayong count. Noon OFW lang kayo. Sabi ni Kuting, despite the miles that separate us,
Your heart and soul remain firmly rooted in our homeland, and your unwavering love for our nation shines bright. Really? Pero yung asawa mo, kayo, wala kayong pakialam sa OFW, puro drama-drama lang. Yung mga tao mo dyan sa migrant workers na nakikipagsabwatan din sa mga ahensya, I mean sa mga agencies, ano tawag doon? Yung recruitment agencies na kumikita. I'm just waiting for the report. Ang mga tao mo dyan, Kuting, sa migrant workers na nakikipag-usabwatan sa mga may-ari ng ahensya, may-ari ng recruitment agencies. Di ba nag-meeting din kayo? Ople? Secretary Ople? Nag-meeting ka rin sa Okada, ah. Actually, alam ko to nung nasa Pilipinas pa lang ako. But I'm giving you a chance now, I will speak up. Nakipag-usap ka, Secretary Ople, sa mga recruitment agency to what? To get some percentage para paburan itong mga ahensya na to. Kaya pala sa Okada kayo nagsimit up dahil may share na pala dyan si Tambaloslos at si Liza Smugs. Now, ngayon ko lang nabubuo yung mga dots. Oh, balik tayo sa message niya. Nahimik nga kayo, tanginan nyo, na-meet ko kahalos lahat kayo. Actually, isa sa kaibigan ko, nagkaroon ng problema dyan. Oh, ito, I will tell you. Ang secretary dyan ay si Secretary Mamao. Right? Mamao. Tama ba ako? Correct nyo ako. Nung nasa Pilipinas ako, isa sa mga kaibigan ko dyan sa Department of Migrant Workers, inimbita ako para i-take over ang DMW. Oh, sabihin nyo ako, nagsisinungaling ako dito. Dahil ayaw i-turn over ni dating Secretary Mamao dahil ayaw ibigay kay ang management kay Ople. Ang anak niyan, kaibigan ko eh. Pero hindi ko kinampihan yan. I mean, not really friends. Kakilala ko dito. Nagme-message sa akin noon na, you know, if I can do something. Hindi ako nag-mediate dahil wala akong power. Alam ko nang nalang. So, inibita ako sa isa sa mga kaibigan ko dyan na, Miss Maharlika, baka pwede kang pumunta sa pag-turnover o parang aagawin ni Secretary Toots Ople. Kasi nga, ayaw mag-give up nung dating secretary. So ngayon, actually nag-oo ako nung, like nung inimbita ako, sige, I will try my best. Ito, for sure. Sasabihin ko yung name. Ako siya nag-invite sa akin. Si Miss Gemma Soto. Okay, kilala niyo yan. In-invite niya ako. Sabi niya, Miss Maharlika, ayun, kasi baka pwedeng i-video natin, ganyan-ganyan. So ngayon, habang a night before, mga palangga, nandun ako sa Pilipinas noon. Ha? A night before, pinag-nagdinilay nila. Hindi ako umi-epal na basta lang makapag-video. You know? Hindi ko alam kung anong punot dulo ng away. So, tinimbang ko palangga ang pangyayari. Ang feeling ko, ito, I have to be honest with you, Miss Gemma. Ang pakiramdam ko noon, nagagamitin lang ako ng Department of Migrant Workers, gagamitin yung platform ko. Pero actually, hindi ko talaga alam ang punot dulo ng away. So I declined. We'll see. Huwag na yung message. But kung ebidensya lang, nandiyan dyan sa message namin. So yun, wala naman kaming ano ni Miss Gemma. Basta I'm just telling the truth. Kasi alam ko kasi, Miss Gemma, na si Toots Ople ay nakikipag-meeting sa mga recruitment agencies. Yan po, malalaman nyo na lahat, kinimkim ko lahat to kasi I'm giving them a chance na talagang paglingkuran. Imagine ninyo na sa Pilipinas pa lang ako nagkakagulo sa Department of Migrant Workers kung gusto ko lang ng clout, kung gusto ko lang umepal, pangapalangga, magpasikat ng bonggang-bongga, inimbitan na ako para i-cover yun. But I declined. I chose to sleep kasi pagod ako noon nung gabing yon. Galing ako sa gimikan. Tapos parang sabi ko, pipilitin ko yung sarili ko. Ano ako feeling? Lahat na lang. Pakikialam ako na hindi ko alam ang punot dulo.
Sa loob-loob ko, let them deal their problems. Yun yan. At isa pa, kaya ayokong makialam doon dahil may nakarating sa akin na nakikipag-usap si Tuts sa Okada sa mga tiwaling what do you call it? Recruitment agencies. I'm just telling the truth. Nothing but the truth here, mga palangga. Isinangkalan ko na ang buhay ko dito sa labang ito. At sasabihin ko sa inyo lahat ng mga marerecall ko na mga ginawa. Marerecall sa mind ko habang magbablog tayo. Ganon. Ngayon sasabihin nyo. Oh, ay, hindi ko naman sabihin, hindi ko naman kailangan sabihin mahal ko kayo mga OFW. Hindi ko kailangan umarte sa inyo, palangga. Hindi ko kailangan mag-speech-speech. Gagawa ko ng speech-speech na bunggang-bongga. Just to, what? Para sabihin lang love ko kayo. It's up to you kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Hindi ko kailangan magbayad ng tao katulad ng ginagawa ng gobyernong ito, mag-invite na kunyari, pinipraise-praise ang Kuting para lang masabi sa tao na tuwang-tuwa si yung mga tao kay Kuting. Tignan mo yung ating palengke survey. We have another palengke survey. Maybe in the morning na. Ay, morning na pala. Ay, 11:44 lang pala. Anyway. Sabi ni Kuting. Okay, this administration will continue to foster stronger ties with countries that host our migrant workers, ensuring your safety, welfare, and well-being. Sabi ko nga, napakaganda ng pagkasulat ng speech. Eh. Ensure safety, well-being, chuchu. Ipakita nyo, ipadama nyo sa OFW. Hindi yung jotang gini ng asawa mo, Kuting, na BFF ko. Alam mo yung BFF? Best fake friend ang ibig sabihin nun. Na minamaliit ng OFW. Sa bagay, sinabihan ng Dugyot si Duterte, ay ano, Baduy si Duterte, how much more kayo? Sinabihan nga si Gado na, ano eh, Baduy. Actually, si Andrew E., hindi ko lang alam kung sa Marikina event, I think Marikina event, na ayaw ni Lisa Smag sa'yo, Andrew E. No mga first time daw ng ano. Ito yung mga nagkukwento sa akin, yung mga naka-witness ng pangyayari. Ayaw niya paakyatin si Andrew E. sa stage. Kasi nababaduyan siya sa kanta ni Andrew E. O ngayon, alam niyo na. Alam siguro ni Andrew E. yan. Alam niyo yan yung nadudun sa mga campaign-campaign. Pero nung nagpipick up si Andrew E. sa Bagong Pilipinas, nye-nye-nye-nye. Ayan, Andrew E. Ito na pala natin. Umuki na rin siya kasi dumadami yung tao. Alam mo kung gano'ng kajinayupak po si Lisa? Sabi ng mga nag-comment, Maharlika, bastos ka, wala kang galang sa First Lady, ganyan-ganyan. Tangay na. Kagalang-galang ba siya? Ang respeto at paggalang sa mga tao ay ini-earn yan. Hindi yan force. Tandaan ninyo. Ginalang ko siya. Pinuri ko siya. Nirespeto ko siya dahil akala ko bahagi sila sa pagtulong sa Pilipino, not only OFW. Pero anong ginawa sa inyo? Marinig-rinig ko pa. Ay malaman-laman ko pa. Sasabihin, huwag nyo na lang pansinin ng mga follower, ng mga nakikinig kay Maharlika. Huwag pansinin, pero kayo pinapansin nyo ako. Kasi mga OFW lang. Pero triggered and bothered kayo. Kaya naman pala, may mga nakakarating sa akin na gusto nyong mag-ayos tayo over my dead sexy body. O, di ba? Kung gusto nyong ayusin, yung mga sarili nyo ang ayusin nyo, wag ako. Na wala kayong iaayos sa akin. Yung pangangawat nyo, pagkolekta nyo sa Okada, pagkolekta nyo sa mga smuggler, yan ang ayusin nyo. Wala kayong aayusin sa akin. Garlando, welfare or well-being of Filipino, saan banda? Correct. Sabi ni Kuting, sabi niya, continue to bring pride and honor to nation as we continue to work on advancing the rights and welfare of the Filipino migrant workers. Really? How about you? Anong ginagawa nyo? Anong kinukontinue nyo? Continue the smuggling business, the hoarding, the gambling, and the potaching. Di ba? Kasama sa business no yan eh. Imagine nyo, si Choco Dark,
Kaganda-ganda na ni Don Solueta. Kumuha pa ng Escabeche na attorney, Joey. Diba, Roy Domingo, kapilyedo mo? Bagong Lipunan? Sabi ko nga, wala namang pakialam. Kahit mag-tumbling sila, mag-pumpyang sila, kung nangangati silang lahat, si mag-swinger sila, I really don't give a damn, palangga. My concern is, yung sasabihin ko coming from me, welfare ng Pilipino. Not plastic-plastic, basa-basa. Welfare ng mga nagre-reklamo sa palengke na simula nung umupo si Kuting, nalubog sila sa utang sa Bombay. Mabuti pa nga daw ang Bombay, hindi sila dinidemanda kaysa sa kapwa Pilipino nila. Kasi ang Pilipinong mga mapang ganon na mga negosyante, ginigipit ang kapwa nila Pilipino, sinisindak. Yan ang ginagawa even ng gobyernong ito. Kaya nga nila ako sinisindak eh. Huwag kang aapak sa Pilipinas. May mga ganon nakakarating. Kasi gaganonin ka. See, this government na sinuportahan ko, nakasama ko sa dinner, kaya akong ipaganon dahil sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Sinasabi ko sa inyo ang nalalaman ko, first-hand information. Narinig ng tenga ko at nakita ng dalawang apat na mata ko pala. Nakita ko na sa inyo. Ba't ako matatakot? Hindi ba dapat sila nga matakot? Bakit natin sila irerespeto? Irerespeto ba nila ang kinabukasan ng Pilipino? Irerespeto ba ni Lisa Smugs? Ang ahensya ng gobyerno? Katulad na lamang ng pinagawa niya ulitin ko ulit. Just to open your minds, mga palangga. Ito, nirespeto ba ng jutang jininang yan? Ang pera ng bayan? Nag-donate silang ka sa kanya ng kotse Love for All? Ano siya? Bakit inilagay yung kanyang edited picture na ginastusan pa ng bayan na yung liig niya pinahaba? Ang butod niya, tinapyas. Ang mata niya, ginawang singkit. Ang braso niya, ginawang tingting. Ano yan? Na pwede naman ang PCSO ay yung laboratory din sila na. Or ang DOH. O ilagay sa mga panggobyernong ospital. Bakit ilagay ang mukha niya? Eh pala. Panahon ni Duterte, nalagay ba ni Duterte yung mukha niya dyan? Lumileni lang, ganon? Ano ang gusto kong sabihin sa inyo? Malinaw na hindi etos kayo dahil yung love for all na yan mga palangga. 10 minutes nga lang sa, ay, no, yung sa drugs pala yun, yung about yung speech sa drugs. But anyway, love for all, gagamitin niya kasi nga, pag hindi sila nag-change yung plan, tatakbo siya sa midterm election. Yan. And in the first place, maling-mali, bakit ang pera ng PCSO na ang mandato is to help patients, to help people like their burial, medical expenses, laboratory, why the heck ililipat sa pagmumuka ni Lisa ang pera ng government, gobyerno, nabulol na ako sa galit pa lang. I'm telling you, ganun talaga ako. Para i-on, para sabihin na ilagay ang mukha niya dyan at may love for all siya. Pera niya ba yan? Pera ng tao yan. Ba't mo ilalagay yung leg ng parang ostrich? Ginasusan pa ni Prant ng Presidential Communication para rrr, para pahabain ng bonggang-bongga. Nakita ninyo? O ano? Kayo mga dugis, Marlica, ingit ka lang. Tangay na, ba't ako maingit sa isang lango sa droga? Lango sa alak? Lango sa sigarilyo? Actually, kagabi pa, kaya actually dapat ako mabablog ngayon pa lang. Di ba nag-inom-inom ako? Kasi ginaya ko si Lisa Smugs, nag-inom-inom ako para nagkaroon ako ng, ano, ng hangover. Pinagalitan nga ako dito sa bahay kasi inubos ko nung bago tayo, after that mag-bag, inubos ko yung wine. Yung Stella Rosa na dark. Yun lang naman kaya ko inumin kasi matamis. Inubos ko ng bonggang-bongga. Pagising ko, parang ako'y nahelo. Sabi ko, I don't like this feeling. Anyway, going back. Sabi dito. Ano sabi ni Kuting? Nonsense. Walang kwenta. Ulitin ko sa mga kapapasok lang. Flash ko ulit. Flash natin ulit. O, ha? O, sino yan? O. Non Alquetran, isang reporter. Ayan, nakita na naman kami ni paring Eric Garafil sa Gana sa Ayuda. Ayan, ang asawa ni Cheloy na nagbibigay ng payola. So, binibigay ko sa inyo ang power kung paano nyo
harapin itong problema natin sa bayang ito na niloloko tayo ng gobyernong ito. Pinag-uusapan si Maharlika, pinag-uusapan kayong mga OFW lang. Kaya bakit masakit sa akin na wala man lang naitulong ang gobyernong ito sa mga taong tumulong sa kanila? Why? Ang dami kong mga kaibigan sa na nakilala ko din sa social media na nangingi ng tulong sa kanilang medical expenses. 'Di ba? Ang dami. Ang dami niyo palangga. Sabi ko palangga, I'm sorry, wala akong contact sa government. Even meron, hindi tayo tinutulungan. Totoo, ni isa na hindi lapit kong tulong sa gobyernong ito. Wala. After all, may support sa kanila. Hindi ako humingi sa inyo, mga buwak ng ina nyo, Kuting at Lisa. Hindi ako humingi ng piso sa inyo. Ang hiningi ko sa inyo ay suporta sa OFW at Pilipino na nasa saan man sila naroroon. You know what? Back in the day, yung dito sa Amerika, paulit-ulit kong ikukwento sa inyo, ang sarap ng pakaramdam ko nung may natulungan akong Pilipina, si Heidi. Kaibigan ko pa rin ngayon yan. Alam mo yan si Heidi? Nakalimutan ko yung surname niya. Waray-waray yan si Heidi. Yan si Heidi na yung pumunta dito sa Amerika. Nagkaroon ng problema sa asawa niyang Amerikano. Na-detain, nakulong. Pinuntahan ko sa San Bernardino County. Alam niyo yun, naka-live na yun. Wala, no family here. Nag-message lang sa akin si Heidi. Back in Duterte time. Okay, nag-message si Heidi sa akin. Miss Marika, I'm Heidi. Sa dami na nagme-message sa akin ng tulong, napadpad ako sa message niya. Binabasa ko yung message niya. Hindi ko man kayo mabasa lahat. Pero nababasa ko. Ito, ganun-ganun. So to cut the long story short, nag-meet up kami ni Heidi. Ang nag-message pala sa akin, yung kamag-anak ni Heidi somewhere sa ibang state. Kasi nakakulong siya dito eh. Tapos pinuntahan ko kasama ng mga palangga ko. I have to be proud of you. Dahil sa connection. Okay? Not for myself. Ang consul namin dito, before, ang consulate namin dito, nakapagbigay ng $2,500 kay Heidi. Nakatulong. Anong ginawa ko doon? Pinush ko yun. Sabi ko, sir, kawawa tong kababayan natin. Walang kamag-anak dito, may anak, ang gastos, dadadadada, ganyan, ganyan, ganyan. Ano sabi sa akin doon? Sige, Miss Mara, katignan namin kung may budget, kung mayroon pa kaming pondo para sa ating mga kababayan. And I'm so grateful to those people na tumulong. Na doon ko nga nalaman na talagang ang gobyerno pala, kapag gustong tumulong, kayang tumulong. Imagine mo, binigyan siya ng check, di ba Heidi? You know, $2,500. Na dito sa Amerika, kasi hindi lahat ng nag-Amerika ay panalo. Tandaan nyo yan, maraming problema. Hindi lahat ng nag-Japan, hindi lahat ng nag-Europe, panalo ang buhay. Maraming pinagdadaanan. Yun yung support na gusto ko, Kuting. Hindi ako humingi sa inyo, taliwas sa pinapakalat nyo ni Taning na ako'y gusto mag-ambassador. Ulitin ko, hindi ako qualified dahil blue passport pa ako. At, I acquire my citizenship here. So, hindi ako pwede. So, gusto ko pa sinungalingan lahat ng mga pangbabato nyo sa akin na walang kakwenta-kwenta. Ang hinihiling kong kapalit na kapag nag-message man lang ako sa inyo, na pag finorward ko si OFW12345, aksyonan ninyo. Yun ang kapalit na hinihingi ko, yung paglilingkod sa bayan. Ay, jotang Jenina, yung supporter ninyo, loyalista ni Marcos Senior na si Nanay Rosita, pinuntahan ko sa Tondo, natumba, bumagsak dyan dahil matanda na eh, sa harap ng HQ. Nilapitan si Martin Araneta, si Marco Araneta, para manghiram ng sasakyan, pinahiram nyo ba? Walang nagkusa sa inyo na dinala si Nanay Rosita sa ospital, kaya ako ganito kagalit sa inyo, mga ginayupa kayo. Ano ba naman yon? Dinala nyo sa ospital. Kasama si, ginamit ni Kuting si Nanay Rosita sa pagbablog. Ang isa sa pinakamatandang Marcos loyalist, ni Marcos Senior. Lumapit si Lemuel sa inyo ah. Yeah, binasura nyo na rin yata yan. Leader yan. Yung Lemuel na yan, I forgot his name. Nakikita ko yan, na ginamit nyo rin yan sa inyong mga vlog ni Kuting. I think episode 8 ba? 100, I forgot, but something with 8. May napanood lang ako nung mga nakarang araw. So anyway,
Yeah, mga yan, pinagbabasuran nyo. Pero balik ko kay Nanay Rosita. Ito mga palangga, kaya ako galit. Kaya ako high blood every day, pero low blood ako in real life. Nanghingi ng rescue sa inyo. Ang daming sasakyan doon, nakahilera sa HQ. Nandoon ako, nakita ko yung mga sasakyan. Wala man lang sa inyong isa sa inyo na nag-drive sa isang matanda na 24/7 nagbabantay doon sa electoral protest ni Kuting. Ni piso wala kayong hiningi. Ay hiningi, tinulong. Di ba? Kaya ako galit palangga. Pinuntahan ko sa tondo yan. Ang bahay niyo na yung Rosita, maliit, nasa vlog naman yan. Nakita niyo? Ano? Ngingiti lang ako sa inyo. BBM, BBM, I love you. Kaya nga sinunog kong jutang din ng standee niya eh. Marami pa akong susunugin dito eh. Oh. Mga tinulong ko, mga nahingi ng tulong sa akin. Kaya ako nahiya sa inyo, mga palangga. Ay, actually, dapat silang mahiya sa inyo. Bakit ako galit? Dahil ayaw kanilang tumulong. Puro na lang photo op. Remember, I told you. Second week of May. Ngayon, nabasa ko sa dyaryo. Sabi eh, not sa dyaryo pala, sa Facebook. Ang sabi eh, by shortage na naman daw sa asukal. I told ya. Second week, I think that was May 17 na inimbita nila ang mga stakeholders, mga sugar planters, millers, inimbita nila sa Malacanang. I told you about that. Ang ginawa para daw magiging consultation meeting. That was mid-month of May. Diba? Sinabi ko sa inyo, sa pamamagitan ng puting ahas natin, at syempre yung mga part doon, yung isa sa mga stakeholders doon, na mga naka-witness noon, mga hitag, na inimbita sila ni Kuting at Ahas doon para lang pala pag photo op para palabasin sa inyo OFW and Filipino na before sila mag-request ng sugar ay nakonsulta na nila itong mga stakeholders. Pero walang naganap na meeting. Parang hinostage lang sila o picture tayo, photo op para ipalabas sa dyaryo, sa mga traditional media gamit ang, you know, si Garafil at kanyang asawa na ay, ang gobyerno natin, si Kuting, bago SRA, ang Sugar Regulatory Administration, bago sila nag-release nitong order na ito to import sugar, ay ikonsulta nila sa mga stakeholders. So nalaman nila na ito, ganito, sabi ng mga stakeholders, chuchu, dapat talaga, you know, kailangan natin mag-import ng asukal. Pero ang totoo, there's no such things na nagkaroon ng consultation kasi pinikturan lang sila. That's budol, mga palangga. Sobrang pambubudol ang ginagawa ng mga ng gobyernong ito. Musta na ang mga pledges sa 2028 pa daw ba makikita, sabi ni Sir Zorro. Exactly. Look at the pledges and everything. Ano pa? I will tell you something again. Okay? Oh. Ano pa yung sinabi ko sa inyo? Balik tayo ngayon dito sa pagkitaan nila sa Congress. Kung talagang gustong pabangunin ni Kuting ang agrikultura, bakit imbes na dinggin ng taong bayan, ng Senado, ng Kongreso, si Michael Ma, na business partner ni Lisa Smags, na hindi niya pwedeng pasinungalingan dahil magkasama sila, isinama na sa Davos yan, sa kanilang mga state visit. Hindi nila pwede pasinungalingan dahil isinasama nga nila palangga sa kanilang state visit. Hanggang ngayon, instead na i-report, ulitin ko, ayan, katabi ni Lisa Smags, siya yung may bilog na yan, ang pinangalanan ng Kongreso na si Michael Mann na sangkot sa smuggling. Bakit hindi pa rin yan binibitbit? Kasi kontrolado nila. Ayaw nilang ipabitbit kasi nga mga palangga. Okay. Ano ang sabi ko doon sa inyo? Nandito na yung kanina eh. Okay. Kasi mga palangga, ang sinabi ko sa inyo, kaya hindi, malaman nyo to, mga bagong kakapanood pa lang sa akin. Dahil yung Michael Manayan, sinabi ko sa inyo, as early as, I think January, February ko to ni-report sa inyo this year, na nakasama yan sa Intel report ni Clarita Carlos na dating na National Security Advisor na niligwak din nila sa kadahilan ng
nakatanggap si Clarita ng confidential intelligence report na si Martin Araneta, si Romualdez, si Michael Ma ay sangkot sa smuggling. Again, babasahin ko ang letter ni Clarita Carlos, number sa pinaka last part niya na sa kabila ng kanyang ito. Na sinasabi ni Clarita Carlos dito na yung kanyang report daw, intel report, sabi dito, my report is confidential and I need to be honest. Sabi pa ni Clarita, and it did not leak to anyone. And it is up to you and the president, to you is Liza, and president whether to do right or not. Ang ibig sabihin ni Clarita dito, na nakarating sa kanya, ang report na sangkot yung mga smuggling na yon, ngayon nasa inyo na, sabi niya sa kay Lisa at kay Kuting, kung gagawin niyo whether to do the right or not. But they chose to do the wrong thing, the evil thing. Kasi kung talagang, kung pinili nila na gawin ang tama, sana narinig na natin si Michael Ma. At ayon sa ating puting ahas, may PSG pa ngayon at kapitbahay yan, si Michael Ma, na ayaw nilang paidinggin dyan sa Congress, kapitbahay ni Lisa, ni yung kumukubra sa PCSO, yung si pinorga ng nanay niya sa Langka at Dorian, si Mel Robles, si Taning, yan, sila-sila yan. See? Anong bayan? Ano saan tayo pupunta? Ang sabi ni Clarita, the food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. Whoever they are. Pinakita ko na to, pero kailangan hindi kayo makalimot. Yan ang number 30. Ayan o. Oh. Stay healthy. Oh, yan. Sa number 30 na yan, ang sabi ni, ulitin natin, ang sabi ni Clarita, the food security is one of my focuses and we need to be transparent so we can have policies against hoarders, whoever they are. Bakit sasabihin ni Clarita yan? Whoever they are, kung hindi kamag-anak o kapatid ni Lisa, si Martin Araneta, si Romualdez at si Michael Ma. Ang sabi niya panghuli, thank you very much for reading my sentiments in the foregoing. Pinakapanghuli, pinrend ko lang ang message mo, Clarita. Basahin niyo mga hitad. Thank you also for the generous allowance you gave me yesterday. Truly appreciate. Stay healthy. Kaya naman pala si Clarita Carlos ay tumahimik na because of the generous allowance. Yan, it's up to you mga palangga. Oh, OFW? Ano? It's up to you. Oh, binabasa kayo. Pero you know what? Ang kagandahan dito ay binabasa kayo. Kaya nga, ulitin natin sa mga kapapasok lang dito sa banga, kapapasok lang kay Lola Maharlika, okay? Ang exact statement niya is ito. Okay? Basahin natin ulit ang exact statement ng hitad. Alright. Ang sabi dito, yan, wala namang nanonood kay Maharlika. Sabi na sa meeting nila si Langka, si Mel Robles, si Garafil, si HR Mercado, si Lisa Smags. Wala namang nanonood na botante kay Maharlika, kundi mga OFW lang. So basura kayo mga palanggang hitad. Huwag nyo nang intindihin. Kasi puro Pinoy lang sa abroad. Okay, na puro Pinoy lang daw sa abroad ang nanonood sa akin. See? Lahat ba dito? Pinoy na sa abroad. Ang nababasa mo from Apari, Hulo, di ba mga palangga? You're there, not only OFW. So, I'm also thankful kasi nga nababasa. Ibig sabihin palangga, yung bunganga ko para siyang sibat na tumutusok sa mga kipay nila. And that's the purpose of it, mga palangga. Hero ang OFW, sabi ni Miss Vicky Limatok. Exactly! Diba? Sinasabi tayo yung mga bagong bayani. Kayo yung mga bagong bayani. Tapos, huwag nang papansinin yan kasi mga Pilipino abroad lang. Mga jutang din na. Tapos, gagamitin kayo every time mag-election. From Cebu ako, sabi ni Ford. O, mag-comment kayo dyan kung saan kayo palangga. O, from Laguna, si Jeremy Reyes. From Mindanao, si Estela. O, ang dami tuloy. Mag-comment na lang kayo. Simula ngayon,
Palangga, pag nag-comment kayo, sabihin nyo kung ano yung city ninyo. Huwag na exactong location. Baka ipagurgur kayo ni Lisa Smugs. Magaling yan eh. Anyway, mga hitad, hindi tayo titigil dito. Itinaya ko na, kung itinaya ko ang alindog ko sa pagmumura sa mga kalaban natin in since 2015, namatay na nga yung ibang mga kalaban natin, I'm not gonna stop, darling. Okay? Todo na to. Sama-sama tayo dito, palangga, na palubugin muli ang mambubudol na pamilyang ito. Walang utang na loob si Lisa Smugs and company dyan sa Malacanang because voters or non-voters, OFWs or hindi, ay nagtulong-tulong para i-campaign si Bongbong Marcos at nang nanalo na yung author na si Lisa Smugs, dump all these Filipino because hindi na beneficial for them. How evil is this, Lisa Smugs and company? The Philippines is a democratic country. Therefore, we can exercise our freedom of speech and freedom of the press. Well, mga kababayan, makikita nga natin dito na tila binaliwala nga ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte ang taong bayan mula nga nung naupo sila sa loob ng Malacanang ay tila walang pagbabago ang bansang Pilipinas dahil lumala pa ang mga smuggler, mga korupsyon at mga pulpul na kapulisan na tiwali ang kanilang ginagawa. Well, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.